Morning mga kaibigan, samahan niyo po ulit at tayo ay gagawa ng ating activities dito sa ating bukid. So sa papel lang po mga kaibigan, ito pong puno na ito, ito po yung pinapakain namin sa ating mga livestock, sa manukan, sa kambing, sa baka. Ito po yung puno ng mulberry na natawag, yan po siya. So, nagkakaroon din po siya ng bunga. Yan po. So, ang bunga po niya, nag-start po siya ng red. Mukha po nito. Yan. Tapos po, habang nahihinog po siya, nag-dark color po siya. Then, hanggang sa maging dark or black color siya. So, pwede natin kainin to. Itutasin ko. Malinis po siya. So, healthy po siya, mga kaibigan. Kapag ginugutom po kami, kahit paano, punta lang kami dito sa ating naitanim na mulberry. Kakain po kami ito kasi medyo matamis-tamis po siya. So, kaya kahit paano ito nakakabusog po siya. Yan po. Sarap. Daming bunga. Maliliit. Punta po tayo sa ating mga kasama ngayon dahil naglilinis sila, naghahawan ng mga damo para tataniman po ng sitaw, maes, at saka ng okra, at saka po ng talong. Yun po muna yung nakaready nating binhi dito para maitanim natin sa ating bukid. Samahan niyo pa ako, mga kaibigan. Ito po yung nakita na yung ating palay. Oh. Ganda na. Malaki na siya. Yan. So, nagkakaedad na po siya ng almost 35 days. Mga kaibigan, ito na po yung ating binhe. Meron po tayong native na buto ng sitaw ayap. Yan po siya. Ito pong ayap po o sitaw ay hindi na po natin kailangan ng maglagay na po tayo ng balag. Gawaan po ng pag lumaki po siya, hanggang tuhod lang po siya, gumagapang din po. Kaya hindi na natin kailangan ng balag. So, ang pagtanim na ginagawa namin dito, 4 hanggang 5 buto sa isang butas. Yun po yung ginagawa namin. Ito naman po, meron tayong bibinhiin na white corn. So, masarap po siyang panggulay. Kahaluan po natin ng dahon or usbong ng ampalaya. Healthy. Ito naman po, meron tayong buto ng okra. So, itong okra po nito, nirecycle lang po natin. Hindi na po tayo bumili. Yung pong tinanim natin na nakaraan, may mga gumulong na gulay. So, yun na rin po ginawa namin binhi. Kaya, recycle lang po ito. Tapos po, binabad po natin ito sa magdamag. Sa isang basahan, isang malinis na basahan na may tubig. So, after po nun, yun na po siya. Medyo buhay na po siya. Sakto-sakto, itatanim po natin ngayong araw nito. So, madali po siyang tumubo. Ang agwat naman po sa pagtatanim na ginagawa namin, kulang 1 metro. So, 2 buto hanggang 3 buto lang ng okra. Ito naman po, ang binhi nating binhing talong. Yan. So, itong talong na ito, mga kaibigan, pahaba po siya. So, hindi na po tayo naminhi. Gawa ng kulang tayo sa oras. Nag-ahabol tayo. So, ginawa natin, bumili lang tayo sa nagtatanim. 100 piraso po
nagkakahalaga lang ng 160 pesos. So, sulit na po siya. Ready to farm na po siya. After po na nakapaglaglag na po tayo ng bini bawat butas, ganyan po, ay lalagyan po natin ng organic na pataba. Ito pong pataba na ito ay ginawa po namin yung pong lahat ng nahawa naming damo, kamukha nito. Yung mga damo na po nito at pinagsama-sama namin sa isang tabi, ginagawa naming organic po siya. Pinatutuyo namin, pinabubulok hanggang sa maging pino po siya. So after a year, ito na po siya. So hindi na po tayo bumibili ng fertilizer para sa ating gulay. So ito na po yung ilalagay natin sa bawat butas. So buwaghag po siya. Buto ng okra. So, lalagyan natin sa mga butas, mga kaibigan. Isang butas, lima or apat. So ito po yung sample na kung paano po kami magtanim ng talong. Kukuha po kami ng isa na medyo malaki. Tapos po gumawa po tayo ng butas. Yan. Ganyan po. Tsaka tatabunan po natin yung binhin talong. Yung pong agwat, mga kaibigan, ng talong na ginagawa namin dito ay 0.8 or kulang isang metro ang layo. Yung distance po niya. Tapos po ang tanim po namin ito ay isa-isa lang. White corn. Sige. Tanimin na natin yan. Yung bang binhi natin, kaibigan, aabot ba tayo dyan? Aabot to, kaibigan, hanggang doon sa dulo, kaibigan. Yung binhi natin na white corn na mais na galing to sa Cebu. So mga ilang buwan bago tayo umani dyan? Dalawat kalahati, kaibigan, makakain na tayo nito sa tinatanim natin ng mais. Ah, okay, mabilis lang ano. Eh yung agwat naman ang pagtatanim yan? Kalahating metro, kaibigan, ang agwat. Eh yung ano naman, yung mga binhi natin, ilang bote lang ilalaglag mo dyan? Sa bawat butas, kaibigan, tatlong piraso, kaibigan, ang ilalaglag natin. Tatlong piraso? Oo, kaibigan. So lalagyan din natin na organic na patabayan after na ilang days, ilang weeks? Kalahating buwan, kaibigan. Mag-a-apply na tayo ng pataba? Pataba, oo, kaibigan. Nakatapos na tayo sa ating gawain dito sa ating bakuran. Pagtatanim ng mga gulay.
Ang gagawin na lang natin dito, chichikapin na lang natin. O, sasabihin na natin yung pagdadamo dito sa ating tinim na binhing maes sa gilid ng pilapil. Oo, dito rin si Kapila, pwede rin. Isabay na lang natin yan. Kasama na rin yung mga okra natin. Lilinisin natin. Dadamuhin na yan. Parang malinis na lahat.